guys, it's me, JCYPADRID, and welcome back again to my channel. And in today's video, we will gonna talk about on how to read ship draft marks and how to get the trim of the vessel. So, share ko lang po sa inyo, when I was in first year college, yan, second semester po namin, which is yung seamanship, pinag-usapan po namin kung paano nga ba kunin yung ship's draft mark and kung paano nga ba kunin yung trim ng vessel at kung ano yung magiging condition nito. So, before anything else pala, yan, shoutout pala muna sa mga subscriber ko. Yan, 1K subscriber pala guys. Magtuloy-tuloy ito. And thank you rin po sa like, comment, and share ninyo sa YouTube channel natin. So, without further ado, let's begin. Is bago tayo mag-proceed sa computation at sa pagkuha ng ship draft marks natin, i-define muna natin kung ano nga ba itong sinasabi natin draft. Okay. So yung draft, so when we talk about the ship draft, so this is a vertical distance, okay, from here. Vertical distance from the bottom of the vessel to the seawater level. So paano po yan? So ganito po siya. So sabi natin vertical distance. So kung sa Cartesian plane po siya, ito po yung tinatawag nating y-axis. So vertical distance from the bottom of the vessel to the seawater level. Ito po yung tinatawag nating, ayan po, waterline. Yan. So, yung draft po natin is nandito po. Ito po yung tinatawag nating draft. Ayan, nasa pagitan po ng seawater level and yung bottom of the vessel natin. So particularly, this would be the tinatawag po nating keel. Ayan, sa edge ng keel. So yung keel, this is the backbone of the vessel. Ayan, backbone of the ship po siya. So ngayon, paano naman po tayo magbabasa ng ship's draft? So na-demonstrate ko na po sa inyo kung paano nga ba siya kinukuha within the vertical distance measured from bottom of the vessel to the seawater level. Okay. So, proceed po tayo dito sa mga number. So, actually po dapat yung mga number nandito po sa loob. So, since maliit po siya, ilalabas na lang po natin para mas mag-gets nyo po mabuti kung paano nga ba kunin yung ship's draft mark and kung paano nga ba siya basahin. Okay? So, hindi natin ito. Nagulo. 8 liter. Yan. 8 liter. So, guys, tandaan na natin na yung bawat number na to, okay, it should be 10 cm po ang bawat isa niyan. Okay? 10 cm po. And then, kung mapapansin nyo, may mga spaces dito, ayan. So, 10 cm din po yan. Okay. And kung manonotice nyo rin po yung mga number natin is starts with an even number. So, 2, 4, 6, 8. So, yung mga spaces po na yan, yan po yung mga odd numbers. Sabihin na lang natin odd numbers. So, ito for example, 10. Ayan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9. Yan po. Yan po yung tinatawag nating imaginary number. So, isa rin po yan. Sa, ang dami kasing nako-confuse dito sa may mga spaces na yan. Kasi, nung first year ako, nung second semester na namin, tinakil namin to. Then, lahat kami nako-confuse kung bakit may mga puwang doon. Eh, di naman po pwedeng sabihin na nandun na lahat. So, ganito po siya, ang pagbabasa niya. So, for example, yung tubig po natin is nandito. Ayan. Yung kanina, this is an imaginary number. Okay? So, mag-start po tayo sa 7 meter. So, kunin po natin yung 7. Kasi nandito po, nakapaloob po, under ng 7 meter is itong mga number po natin. So, 7 meter point. Saan po siya tamama ang tubig? Ang tubig po natin is nasa 5. 7.5. And then, kunin po natin siya kung saan mismo nag-portion yung tinatawag nating tubig. So, 7.55, which is sa middle din ng 5. Ayan po. 7.55 meter. So, ganyan po magbasa ng ship's draft. So, halimbawa naman po, yung tubig po natin is nandito sa portion na to. Ayan. Ano po ang basa dyan?
So, ang basa po dyan is, under ka ng 7.30. Kasi ito kanina, imaginary na lang yun, di ba? So, sa pagitan niya ng 4 and 2. So, after mo ng 20 meter, so ang sunod mo na kasi dyan is 30 na yan. So, 7.30. So, paano naman po kapag ka yung tubig eh, nandito na sa bandang itong portion ng 6. Ayan. Nandiyan na siya banda. So, paano naman po basahan yan? So, mula ulit doon sa 7 meter kasi include sa dito. Ayan. Di pa naman tayo nakakarating sa 8. So, 7 meter na tayo. So, 7. Ito, nasa ano ah. Tandaan po natin. At tandaan na natin, yung bawat bold na number is equivalent to 2 centimeter. Kaya yung laki po ng bawat number is equivalent din po siya ng 10 centimeter. So, yung kabuuan po ng number. So, dito, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan. So, 7.60. Ayan. Medyo may 2 centimeter siya. 7.62 meter. So, ganyan po ang magbasa ng draft. Ito, can you guess what is the ship draft kapag ka nandito po tayo? Ayan. Nasa portion po tayo ng 4. So, ang sagot po dyan is 7.4. Then, yung gitna ng 4 which is yung 5. Ayan, 7.45 meter. So, ganun lang po magbasa ng draft. And then, proceed na po tayo sa kung paano nga ba kumuha ng trim at condition ng bezel. Ganito po kung paano kumuha ng trim ng ship. So, yung trim, sabi natin, ayan, trim, ito. Trim is the difference of fore and aft of the bezel. So, difference, ayan, between fore and aft of ship. So, halimbawa po, ang forward draft natin, ayan, halimbawa po ang forward draft natin. So, halimbawa po ito, forward. So, ang nakuha natin sa forward draft natin is 9.03. Ayan, 9.03 meter. And then, yung upper part naman po, ang nakuha po natin is 9.01 meter. So, bring down muna natin yung given. Okay, so up, drop, ayan guys, meron tayong 9.01 meter. And then, yung forward drop po natin, meron po tayong value na 9.03 meter. Po. So, sa pagkuha po ng trim ng bezel, titignan nyo lang po kung ilan po yung difference sila. Kasi ang sabi nga po sa trim, difference ng forward tsaka yung up ng bezel. So guys, kapag ka sinabi pa nating forward, this is a proa, okay? And then kapag ka sinabi naman nating after stern part ng bezel, this is pupa, okay? Proa, pupa. So sa proa natin, meron tayong 9.0 meter, and then yung sa pupa natin, meron tayong 9.01 meter. So ang difference po nila is 0.02 meter. So ngayon, ay may tinatawag po tayong condition ng bezel. So, it should be trim by the head, trim by the astern, and also even keel. Okay, ilagay po natin. Ayan. Trim by the head. Trim by the astern. Trim by the astern, and even keel. Ayan. So, guys, since ang forward drop natin is mas malaki ang value kaysa sa after drop, so ang condition ng bezel natin is what? Trim by the head. So bakit trim by the head? Kasi tandaan natin guys, kapag ka mas mataas yung value ng forward drop kaysa sa up drop, ang result po nito, ang condition po ng bezel, ayan, ang condition ng ship, ayan, ang condition ng ship is trim by the head. So, bakit trim by the head?
kasi mas malaki po yung value niya. So kung iisipin po natin, ganito po yung magiging itsura niya. So for example, ito po yung tubig, then yung barko po, ayan, yung pinaka mismong part ng head niya is nakasubsob. Ito yung head niya, yung forward. And then yung astern part niya is nakataas yung puwet. Ayan, ganyan po ang pagkuha ng trim and bezel. So another example, so let's say yung nakuha nating drop sa forward natin is 8. Ayan. 8.00 meter. And then yung sa upper part naman po ng bezel natin is nakakuha po tayo ng 8.05 meter. Okay. So forward natin yung proa is 8.00 meter. Then yung pupa po natin meron po tayong value na 8.05 meter. So ano yung trim natin ngayon? So yung trim natin ngayon is 0.05 meter. Sorry. 0.05 meter. Ayan. So ngayon naman, ano naman po yung condition ng barko natin? So yung condition po ng vessel natin, it should be trimmed by the astern. So bakit trimmed by the astern? So mas mataas po ang value ng up drop kaysa po sa forward drop. So, ang sagot po natin is trim by the astern. Ayan. Condition. Ayan. Trim by the astern. So, tandaan natin guys, kung ano yung pinakamalaking value, ayan, dun miss po tayo magiging parang yung reference natin. Kunyari, diba kapag ka-forward, yung head. Then kapag ka yung pupa natin, ayan, astern. So, it should be trim by the astern. So, magiging itsura naman ng trim by the astern, yung puwet ng barko nakalubog yan, then yung ulunan niya is nakataas. Ito yung astern niya. So, ibig sabihin, nakalubog tong astern portion, ayan. And then, itong head ng vessel nakataas. Yan po yung tinatawag nating trim by the astern. So, paano naman po kapag ka-equal sila? So, tanggalin natin to. Another example. Raise natin. So, halimbawa naman kapag ka yung forward and upper natin is same sila ng value. Halimbawa na lang dito is 8.05 meter. Tapos dito rin is 8.05 meter. So, ang forward natin, ang proa 8.05, ang pupa 8.05 meter. So, ang sagot po dyan is pinatawag po nating even keel or equal sila ng equal sila ng fore and up. So, meaning to say, ang magiging condition ng vessel natin, since ito yung tubig, halimbawa na lang, ito yung barko, ayan. So, yung barko po natin, since yung kinuha po natin na drop is same sila, so ang magiging resulta po or condition ng stability ng vessel is even keel, ibig sabihin pantay lang po. Ganun lang po magbasa ng ship's drop. So, I hope guys na may napulot kayong konting idea sa akin regarding dito. So, ito lang yung may natutunan ko and salamat pala sa nag-verify kay Sir Maynes and syempre sa teacher na rin namin na si Sir Vergara. Salamat din po sa pagtuturo ninyo and ang dami ko po nag-gain na knowledge sa inyo, Sir. Maraming salamat po. And I hope guys na makatulong to sa inyo lalo na sa mga aspiring future seafarer na tulad ko. And yun lang guys, keep safe and God bless.